Kaya pag magpapa-tune up kayo, siguraduhin nyo na kailangan talaga i-tune up. Iba kasi, tune up, hindi naman kailangan eh. Sabi ni customer, sir, pa-balpliras ako. Gago, yung pera yun ah. May pera yun ah. Hindi na pinakinggan. Wala nang ano, tune up na agad. Ginalaw na. Tapos, gamit peeling gauge. What's up? Back to Andrew ulit. Meron na mga nakaano dito, may nakaset ako mga vlog na hindi ko na i-upload. Alam mo yun? Yung tipong tinatamad ka lang talaga. Wala lang. May pero meron na mga ano, ito balda sa M3. Mamatay nga din yan. Eh, mas malupit yan. 5,000 pa lang tinakba niyan, ayan, mamatay-matay na. In-adjust ko lang kapo ng konti yan. Oh, ayan na, hindi lang M3 may problema, pati Honda din. Pero ano yan, lilinisin lang yung throttle body niyan. Reset yun na ano, check in TPS pa, pamayadol lang. O, ate, dito muna tayo. So, entry. Ilan tinakbo? 31,000. So, schedule po refresh talaga to. 31,000. Kasi 36 yung usual. Ngayon, hindi na siya umabot. Kasi namamatay-matay na. So, initial findings na ito, maduming throttle body. Ano? Maduming throttle body nito? Nilinis? Oo, nilinis. Nilinis na yung throttle body. Kasi nga, namamatay siya. Yung paggaling sa birit, tapos pag ito mamamatay. Yun yung nangyari sa kanya. Ilang beses na? Tatlong beses na nangyari yung ganun. So, hindi na okay. Nakakairita na. So, kailangan natin ayusin. Ngayon, pagkalinis ng throttle body, kung mukha hapon, dumating siya. Ano na? Hapon eh. Ano? Oo, oh, alangan nila. Alas 5 sara namin, nilinis lang yung throttle body. Pag buo, ganun pa rin yung minor niya. Mababa sa una, tataas, alangan na ayaw mag ano, ayaw magtinunong ng minor. Pendant, pero hindi naman namatay. Hindi na namatay. Wala nga po, hindi namatay. Hindi namatay, kaya lang kailangan ng buksan kasi nga yung minor ayaw magtino. Tama naman lahat ng parameters, okay naman siya. Nung chinek ko siya, yung kick niya may time na malambot. Pag kinik mo, may time na malambot yung kick, meron time na matigas. So, yun na. So, alam ko na, kailangan ng buksan. Ayan, pagbukas nga, ito na yung head niya, lilinisin. Pagbunot ko na itong ouch. Ito ang intake valve. Yun, baluktot. Pero sayang oh, wala pa siyang gasgas eh. Kaya lang baluktot ang intake valve. Dapat ang pasok niya, dire-diretso lang. Ito yung matay, sample. Ito naman, yung kapo, pinalta namin. Nag-uusok. Ayan ha. Para sa ano, yung balbula po, may maraming purpose yan. Tulad nito, yung kahapon ginawa natin, nag-uusok. Kahit bago na yung block. Ito yung dahilan, yung bulb niya, gas-gas na. Ayun, lumulusot na yung ano dyan, langis. So, gagamitin ko lang ito pang sample para makita nyo yung bulb to, tsaka yung hindi. Ito dapat pag pinasok mo ganyan. Yan o, dire-diretso lang. Dire-diretso lang. Walang sabit. Kaso, itong kanya, ayan, hanggang dyan lang. Ayan ang pumasok. Kaya pala yung minor niya, ganon. Hindi normal. Holy shit. Ayaw ko na ipasok. Baluktot na baluktot yung dulo. Ayan, yung isa yan sa dahilan kung bakit nag-aaganon. Yung minor niya ayaw tumino. Kahit anong tono mo sa throttle body, ayaw pa rin. Pero hindi mo naman masabing loss compression kasi minsan merong pressure, minsan wala. So, eto yun. Sayang oh, wala pang gas-gas. Ah, bago pa yung motor, 31,000 pa lang tinakbo. Yan, nangyayari talaga yan. Marami na tayo napalitan ng ganito. Mga puro baluktot dito sa dulo. Papalitan natin siya ng bago. O, ayan, naubusan ako kaya bibili tayo sa labas. Cost niya. Sakto lang naman yan presyo, okay lang yan. Ilan talaga eh. Ayan, tulad yan, dami natin balbula dito. Ayan, puro ganyan yan o. Puro intake ang may problema. Ayan, madalas. So, kailangan, pagka nagpa-refresh kayo, kailangan, chine-check yan. Para sigurado. Diba? Eh, gusto. Oh, boy, yung alarm. La, la, la. Lagot ka, boy.
Ah, ah marunong na yan. Natutuwa lang ako eh. Okay, ito yung bago. Pre, pabuksan niya. Unboxing tawag yan. Unboxing ng gastos. Okay, ito yung bago. Ayun oh. Smooth. Sabi nga nung ano yun, si... Yung houseboy nila, ano? Kong TV. Smooth. Natuwa ako dun eh. Tinan nyo, halos bago pa eh. Yung kanya, ito yung kanya. Ito yung bago. Oh, parehas lang, di ba? Wala pang gasgas eh. Kaya lang nabaluktot. So, kailangan talaga palitan. Hindi pwede. Oh, ayun, ayun yung tatanong. Siyempre, tinatanong na, bakit nagkaganon? Ayan na, dyan napapasok yung maling maintenance. Hindi naman yan mapapaluktot ng basta-basta lang na walang dahilan. Kaya nabaluktot yan kasi tukod lagi yung pagkakatunap. Nakatukod yung ano, yung tapet. Kaya ganyan. Yun yung dahilan. Kaya pag magpapatunap kayo, siguraduhin nyo na kailangan talaga itunap. Yung iba kasi itunap, hindi naman kailangan eh. Sabi ni customer, sir, pabalpliras ako. Gago yung pera yun ah. Ang may pera yun ah. Hindi na pinakinggan. Wala nang ano. Tinunap na agad. Ginalaw na. Tapos gamit. Peeling gauge. Walang peeler gauge. Kinamay-kamay lang. Galing mamingger na mga gago eh. Pero may point na 0.01 millimeter. Nakukuha nila ng peeling gauge lang. Ang talang ako eh. Todo sukat ako ng ganun. Sila peeling gauge lang, gaganon nilang, wow, ayos na yan, boy. Ilang ano yan? Ay, 6.15 yan, boss. 6.15, puta. Pagdating dito, tulad ginawa ko kapon, tukod yung ilalim. Tayad yung ano eh. Eh, nakakayad din kasi yung camshop, pagkatukod. Ayun, madalas yun. Yung mga nakikita ko, yung mga lagitig. Sa alip na tumino, lalong naglulo ko. Kasi nga, tukod eh. Ayan, yung ganito, nagagasgas. Pag nahuka yan, wala na. Yari, palit ka na ng cams. Yan, kaya yung pag-tune-up po, hindi basta-basta. Kaya marami nagpupunta dito, sabi sa akin. Basta tune-up na. Kapakinggan ko. Pag hindi ko kailangan tune-up, di ko bubuksan yun. Diba? Kasi may mga motor na madidinig mo naman talaga kung kailangan tune-up o hindi. Eh. Eh, hindi natin gagawa yung gano'n. Pag hindi kailangan tune-up, hindi natin gagalawin. Kasi sayang eh. Mga gaang kumisan, doon pa nag-aaroon ng problema. Nag-tune-up mo. Tune-up ka lang tune-up, malaunan, yung mga anong galing dun. Puta, ubus lahat ng tornillo, lost thread lahat eh. Oh, lost thread lahat, hanggang sa tapet screw, lost thread lahat. Pambihira ako doon siya. Sabi sa ano, nakakita nung tapet screw, tapos lahat ng ano dito, impact lahat gamit. Lost thread niya lahat. Ultimo to, itong kabitan ng lock ng cams, ito, lost thread yan. Ayan yan, nandiyan saan yung head. Niwala na yung head. Ay, lost thread lahat eh. Wala na. Pinalitan ko na lang. Nawa ko eh. Ngayon ako, may problema ngayon. Binigay ko sa kanya yung head ko na matino. Ayan. Ganun lang. Ayan. Pag magpa-tune up kayo, pacheck niya muna mabuti ha. Siguraduhin niya po yung pagka valve clearance. Sakto, gumagamit ng peeler gauge, sir. Bago kayong pa-tune up, sir, may papa-tune up ako. Pagka natanong, meron po ba kayong pangsukat? Sinabing wala sir eh, tinatantya lang namin, oh, wag ka na, back out, alis, hanap ka ng iba, yung meron talaga yung marunong, ganun, hindi yung kakamay lang, mahirap po yun eh, napaka-imposible na matantya mo yun. 0.01 millimeter, matatantya mong kamay mo, ang lupit eh, ano. Galing siguro naman yun. Pag-tantya ako din sa amin, mekaniko. Sir, pag total body green pa, magkakaroon pa ang diagnostic. Hindi! Tinantya lang yun. Oh, diba? Kapon, ginawa natin, tinantya lang, errors. Ayun, puro error. Mahirap kasi yung gano'n, tantya-tantya, kailangan may gamit. Oh, pag wala akong gamit para doon sa isang bagay, hindi ko gagawin. Tuturo ko sa meron. Diba? Kasi mahirap yung pagpapraktisan mo yung motor na may motor. Yo! Gandito na lang. Peace!